Hello mga manding! So ngayon naman is gagawa ko ng zebra balloon. So ganito yung gagawin natin mga manding. Okay, kailangan lang natin dito ng dalawang 260Q na white. Okay, infit tayo na 260Q. Tubo din tayo ng black. Ganyan lang mga manding, one pump. Tapos tali. And itali natin yung dalawang nozzle. Ayan. And cut. Tapos gumawa tayo ng dalawang bubble. Ito yung magsisilbing ito, ang usok ng ating zebra. Okay, pinch and twist. Another one bubble. Pinch and twist. Ayan, tapos i-remove natin itong excess. So ayan, ito na yung magiging usok ng ating zebra. Okay, mga about 5 fingers. Split and twist. Ayan, 5 fingers. Tapos, dalawang loop. Mga about 3 fingers. Dalawa yan, mga manding. Ayan, ito yung magiging tying ng ating zebra. Okay, mga about 3 fingers. Split and twist. And about 4 fingers. Split and twist. And, ikunik natin siya dito sa black, sa nguso. Ayan. And another 4 fingers. Tukatin na natin yan. Magkakaroon na 4. And i-connect natin sa dito. Ayan. So yung magiging ulo ng ating zebra. So another about 3 fingers. Split and twist. Gagawa tayo ng mga about 5 fingers dito. Dalawa. Ayan. Tapos twist. And kunin natin yung isang white. Remove natin yung excess dito. And itali. Cut lang natin yung excess. Ayan. And gumawa ng isang bubble. Pinch and twist. Ayan. Mga about 7 fingers para sa body. And gawa ulit ng dalawang about 5 para sa paa, sa likod banda. Okay, ayan. And balik tayo dito, gumawa ng 7 fingers again. 7 ba? 7 or 8 fingers. And attach natin dito sa may bubble, isang bubble. Ayan. Tapos i-cut natin itong excess. Ayan, tapos kumuha ng leftover na black. Ito yung gagawin nating buntot. Dito natin siya i-attach. Bandang dulo. Ayan. And gumawa ng maliit na bubble. To pinch twist. And cut na natin dito para hindi masyadong mahaba yung kanyang buntot. Ayan. Mga about 4 fingers lang, 4 or 5 fingers. And cut natin tong excess. And tali. Kumuha ng 260Q black. Tali. And gumawa ng maliit na loop. Ayan. So ito yung magiging bangs. Charot. Sana all may bangs. Dito natin siya i-attach sa harap ng dalawang tainga. Ayan. Next is gagawa tayo ng mga tatlo or apat na bubble. Okay, 1, 2, 3. Okay, 3. Tatlo lang. Okay, meron na tayong tatlo. So, i-attach lang natin siya dito. I-twist lang natin dito. Ayan. So, may bandang liit. And another 3 bubbles. And i-attach natin siya dito. Sa may bubble. And remove natin itong excess. So ayan, meron na tayong ganyan. Next is gagawa tayo ng mata. Okay, kailangan natin dito ng black. Ganyan lang siya kaliit. Ayan, mas maliit sa palad. Tapos itali lang natin. And
i-cut yung end, i-twist lang natin to para magiging dalawa. Ayan. And insert lang natin siya dito. Ayan. Maganda sana mga maging meron tayong white na marker. Kasi wala kaming white marker. So ayan na yan. Tapos mag-drawing lang tayo. Kunyari, marunong tayo mag-drawing. So ganyan-ganyan lang. Itos-itos lang yung pagka-drawing ko ng zebra. Ayan lang. Slanting-slanting. Ang inding mga manding, hindi ko na ito nagamit para sa aming sit-up kasi hiningi ng aming customer. Miga-miga love shout-out po kay Sir Father Steve. And shout-out din po Arlene Cirano. Maraming salamat sa panonood ng aking mga videos. Tadang! Meron po tayong zebra. So dalawa din itong ginawa ko. Ayan mga manding. So sana po may natutunan din kayo dito. And sana po huwag niyo akong kalimutan na i-subscribe at i-follow sa aking Facebook page na Manding Meets Creations. Thank you po sa panonood. Kita-kits sa sunod kong video. Byers! Alam, nyari sa ano po?